Pinalutang ng Canadian Chamber of Commerce of the Philippines ang tuluyang pagtanggal sa economic restrictions sa saligang batas. Sagot naman ng lokal na grupo ng mga negosyante, lugi dyan ang mga Pinoy. Narito ang aking report. Walang kumontra sa isinusulong na pagluluwag ng economic provisions ng saligang batas sa unang public consultation ng Senado tungkol sa charter change na ginanap kanina sa Davao City. Pero hirit ng Canadian Chamber of Commerce in the Philippines, mas mainam nang tanggalin na ang lahat ng economic restrictions sa ating konstitusyon para sa malayang pagpasok ng foreign investors. We believe, in fact, that the best position would be to delete the economic provision, all of them from the Constitution, and reset this in laws approved by the Congress. If that is not possible, we support the position that is basically taken in the resolutions, that you should add unless otherwise provided by law. Umalma naman ang Davao City Chamber of Commerce. Baka madihado naman daw kasi ang maliliit na negosyo sa bansa. And medium scale businessmen compose 99% of the total businessmen in the Philippines. Are we going to compromise our people for them to enter? No. But do we need foreign direct investment? Yes. But it's not all industry. Which one do you want to focus on? Those that are monopoly or duopoly? Kung maari, dapat daw ay para sa malalaking kumpanya lang ang pagluluwag ng economic restrictions. Makatutulong daw kasi ito na mabigyan sila ng kompetisyon at mapababa ang presyo ng serbisyo at produkto. If we allow foreign direct investment on a specific industry that will benefit our people, providing employment, reduce cost of living because my competition mas mababa ang cost, then that is good. But it should not compromise the security of our country. Sa ilalim ng 1987 Constitution, limitado lang sa mga Pilipino ang ownership ng mass media, small-scale mining, private security agencies, mga sabungan at ang paggawa at distribution ng nuclear, biological, chemical at radiological weapons. Hindi naman maaring lumagpas sa 40% ang foreign equity sa advertising, private recruitment, kahit anong uri ng gambling maliban sa mga mayroong investment deal sa PAGCOR at ang development at paggamit sa likas na yaman ng bansa. Sa kabila nga lang ng suporta sa pagluluwag ng economic provisions, nagkatalo naman sa paraan ng pag-amyenda ng saligang batas. Isinusulong kasi ni Senator Robin Padilla na amyendahan ang saligang batas sa pamamagitan ng Constituent Assembly o CONAS, kung saan mga senador at kongresista ang magko-convene at magbobotohan sa mga probisyong dapat baguhin sa saligang batas. Pero mas suportado ng mga inimbitahang resource persons ang Constitutional Convention o CONCON. Dito, iboboto ng taong bayan ang mga magiging delegadong mag-aamyenda sa saligang batas. We should go CONCON. Hindi ba? Eh, alam naman natin eh. People have this kind of so-called distrust. Hindi naman sa lahat, no? For our politician, ang majority of the people is extreme discomfort. CONCON will give us greater sense of security. Pero iginit ni Senator Padilla, mahal ang gagastusin kapag CONCON ang ginawa. Sa datos na ipinresenta ng National Economic and Development Authority o NEDA, 28 billion pesos ang gagastusin sa CONCON. Aabot naman sa 331 million pesos ang gasto sa plebisito kung saan pagbobotohan ng taong bayan ang mga gagawing amyenda. Mas mura kapag CONAS na nasa 13 billion pesos at pwede pang bumaba sa 30 million pesos kapag isinabay ang plebisito sa eleksyon. Pero giit ng ilan pang stakeholders sa Mindanao, hindi dapat tinitipid at hindi rin dapat minamadali ang charter change. Hindi bali na raw na mas magastos o kaya mas matagal ang proseso ng Constitutional Convention dahil maghahalal pa ng mga delegado. Ang mahalaga raw, masiguro na maayos ang pag-amyenda ng konstitusyon. Sa mga susunod na linggo, dadalhin naman ng Senado ang pagdinig sa Luzon at Visayas para sa public consultation sa charter change.